ikaw kumain sa Silver Star Terminal bus station sa Cebu. I'm traveling to Leyte tomorrow. Dapat kahapon o kanina pa ako nakalis na lang. Alas 5 na ako dumating. Ang biyahe ng bus is from 6 a.m. to 3 p.m. lang. So, dahil late ako nang dating, ayan, bumili na lang ako ng ticket at hindi na ako umuwi. Kaya kung nagpaplano po kayong bumiyahe na pupunta ng Leyte, agahan nyo po nang dating. Para hindi kayo matulad sa akin. So, dito na ako matutulog, hindi na ako uwi. Kasi baka tanghalian akong gising, kaya matraffic ako bukas. So, marami na akong kasamahan dito na mga pasahero na tutulog. Kasi sa likuran ko. Bukas din ang biyahe nila. Bumili na ako ng ticket. 1-8 po hanggang Javier Leyte, Silver Star Bus. May sasakyan na yung papunta ng Leyte. So, March pa lang naman, hindi pa ganun karami yung mga problema sa probinsya. So, pag dating ng summer ito, kaya December, grabe po yan. Wala ka na mabila ng ticket. Ito magpapabuka, mas matagal pa kaysa sa expected moon date. Punta ko kasi ng Leyte, nakasasakyan kami. So this time, experience naman natin mag-bus papunta ng Leyte. Tara, sakyan tayo. Number 9. 19. Alis na po kami dito sa Cubao. Sabi alas 6 na yung biyahe, pero alas 8 na. May kasit meet ako dito si Ma'am. Ano pa naman, Ma'am? Cheryl. Si Ma'am Cheryl. Biyahe po siya ng Tacloban. Sama kita sa vlog ko, mama. Subscribe ka sa Asyendo TV. Ayala na dito sa EDSA. Mabilis ang biyahe kasi walang traffic. Himala. Dito na kami sa South Expressway. Nandito ang traffic. Sa EDSA maluwag. Doon na lang tayo ng TV. Silver Star bus terminal nila sa San Pedro Laguna. First stop over San Pedro Laguna terminal. So pwede nang kumain, may kantin sila rito. Second stop over. Bawas na sa mga mag-iihi. Over para sa mga mag-CR dito. Ang apat na bus stop. It's dinner time. I think dito nito sa Legazpi, Bicol region. Ulam na binaon ng aking misis, maraming salamat sa pagluluto ng adobo. Adobong manok, tsaka yung itlog,
last na to. Dinner time. Alas 8 na. Bali, umalis kami ron sa Quezon City. Sa Cubao na alas 8. Alas 8 na rin ng gabi. So, 12 hours na kami bumabiyahe. Hindi pa kami nakakarating ng matlog. Nasa matlog na po kami ngayon. Oras is 12:30. Pasay kami ng Roro papunta ng Samar. Bukod dun sa bayad sa bus, meron pang terminal fee dito sa port, sa pier. Ito yung sa Matlog Port. Terminal fee. Para din sa airport pala ito. May X-ray. Negro. May pila. Sige po. Sabasa na kaya. Opo, kandiyan na pa. Medyo maluwag na yun ang masasakyan ko. Buti lang pasahero, maluwag. Alam mo yung dati sinakyan namin, sobrang sikip. Kasahid na kami nakaupo. Ang laki pa ng kanilang TV. Pwede kang makahiga ngayon sa upuan kasi konti lang ang pasahero. Bilihan din siya dito kung gusto mong kumain ng kantin. Station din. Pwede ka mag-charge. Ito rin ganong puno dun sa ilalim. Katulad pagka summer ito kaya December, sobrang puno niyan, pati tao. Nung December, nung umuwi ako, grabe ang daming pasahero. Sobrang puno, sa halos sa side na kami nakaupo. Pero ngayon, maluwag. Dito tayo sa Samar. Oh!
Isan siya ng barya. Kahit malamig, tiyagaan nilang. Batang nag-aabang ng mag-aagis ng bariya. Mga murami. Lamig ang aga-aga. Hindi pa mga babae mga pasahero kasi pinalalabas pa yung mga sasakyan sa ilalim. First stopover namin dito after doon sa Allenport. Almusal muna. Kumustahin natin itong kasitmate ko sa bus. Si Ma'am Sherry na kasabay ko siya sa Maynila. Biyahe siya. Salamat mo pala. Subscribe ka sa Asenda TV. Shoutout kita din. Katbalogan sama. Terminal ng Katbalogan na. Yung nagdudugtong sa Samarat Leyte. Ito ay pinagawa ni Marcos nung siya ay presidente pa, 1968 to 1972. Halos 4 years ng project nito. Maraming istorya sa LFB, balibalita, jismis. Ito raw sa San Juan ay pinagduguan. Kaya napakatibay yung panahon ni Marcos kung naaalala nyo ay martial law, so bawal gumaan na may curfew hours, diba? Marami raw nawawalang bata ng mga panahon na yun. At sabi nila ayon sa kwento may mga bata raw na
ginagamit yung mga dugo ng mga batang nawawala na yon sa pagbuhok ng bridge na ito, San Juan ito, kaya napakatibay niya. Inalo raw sa semento ang dugo ng mga batang nawawala. Uy, may isla. Pitan nga natin. Cute. Regalan ni Marcos itong pagbuo ng San Juanico Bridge kay Imelda Marcos sa asawa niya. Late na. Lagpas ng bridge ito ay late na. Papuntang Tacloban. Papansin mo matibay talaga itong tulay na itong dahil tumamang bago dito sa Samar at Leda, pero nakatayo pa rin siya. Robinson's Tacloban. Yung kasitmate ko pala bumaba na kanina sa Mam Sherin bago pa umakyat ng San Juanico Bridge. Ayan, dito na tayo sa Abucay Terminal. Lahat ng mga bus na galing Maynila ay dumadaan dito. Dito nagbaba ng pasahero. Yung mga nagtatakbuhan na yan, yan yung mga nagtitinda umakyat sa mga bus. Sa Javier. Salamat kay driver. Pangalan mo nga, sir? Sunny. Ayan, para si driver Sunny. Thank you. Ah, baka doon po sa kapila. Ayun, yun. Salamat po sa safe trip. Ano yung malalupit sa kurbada itong mga driver na ito? Matitikas. Sa kabady niya na si Sir Reyes. Isa lang po yan. Ito lang po. Thank you very much. $2.15 nung dumating ako dito. So, almost 9, 10, 11, 1, 2, 24 plus 7, 31 hours yung biyahe. Nasa 31 hours yung biyahe from Manila hanggang dito sa location ko sa Javier. And mga 8 stopover kasama na yung mga bus terminal at mga kain-kain namin. Maraming salamat mga asinder at asinder sa pagsama sa akin sa biyahe. Hopefully marami kayong nag-enjoy sa biyahe. And so far kung kukwentahin ko yung gastos sa biyahe, ticket is 1,800. Yung pagkain and soft drinks siguro mga nasa 300 pesos. Malaking bagay yung pinagtulo ko na pinagluto ako ng asawa ko ng ulam at konting kanin. Kasi yung kanin na pound ko is umabot sa 3 mil. So yung mga dares, bumili nila ako ng kanin. Yung ulam ko talagang umabot siya hanggang sa makarating ako dito. And yun nga, sa mga gustong bumiyahe, pumunta ng Leyte, lalo na dito sa Javier, medyo malayo siya kung para sa Tacloban, magbaon po kayo. Kasi kung hindi po kayo magbaon, mapapamahal po kayo sa pagkain sa mga kantin, lalo sa mga bus terminal. Ang ulam po nila ay 80 pesos. Ang kanin po ay 20 pesos. So, 100 pesos na kagad every meal. Kung mag-extra rice ka pa, 120 pesos. So, kung naka-8 na stop ka, 8 na bus stop, almost 1,000 na. So,
aabuti ka ng more or less mga 3,000 to 4,000 dapat ang bago ng pera. So far ang nagastos ko lang total mga ano, 2-3 mga nasa ganun lang. And malaking bagay din na meron akong GCash. Kasi natuwa ako, kwento ko lang nung nasa barko ako, may mga naghahanap ng load. Eh sakto meron akong GCash. Nakapagbenta pa ako ng load. O diba? Thank you very much sa mga Ascender at Ascendera. Subscribe po kayo sa channel ko, Ascenda TV. At subscribe, like, share na rin siya. And kung gusto nyo makatanggap na notification sa iba ko pang i-upload, hit nyo na ang notification bell para ma-update po kayo sa mga iba ko pang i-upload. Lalo na dito sa Leyte kasi magpa-vlog tayo dito. God bless you!